Sa paghahanap ng grand unifying principles of nature, madalas na tumitingin sa ibaba ang mainstream science, considering na ang object ay hindi hihigit sa sum ng parts nito. Isang complex na bagay ang nire-reduce sa conglomerate ng basic atomic primitives at wala ng iba. Taken to the extreme, nag-end up tayo sa reductive physicalist view na ang tanging totoong bagay lang sa universe ay mga mindless physical atoms at lahat ng natitira ay nag-emerge lang mula sa kanilang mechanical interactions. Prinisenta ni Richard Dawkins ang isang flavor ng radically reductive view of life na to sa kanyang best-selling book na The Selfish Gene. Isang living organism ang nireduce sa isang collection ng cells na ang structure at configurations ay sinasabing nadetermina ng self-replicating genetic sequences na naka-encode sa physical DNA nito. Sa pag-reject sa possibility ng anumang fundamental organization sa mas mataas na level, ang view na ito ay sumubok na maipaliwanag reductively ang lahat ng organic behavior at structure bilang nag-e-emerge mula sa mechanistic work ng selfish genetic replicator. Ang tanging uri ng entity na dapat mag-exist in order para sa buhay ay mag-arise kahit saan sa universe ay ang immortal replicator. Ang reductive physicalism ay nagpipinta ng litrato ng buhay na nag-arise mula sa isang genetically programmed assembly ng molecular primitives sa pamamagitan ng unguided physical process. Pero yun lang ba talaga yun? Pero bago tayo magsimula, nag-publish po ako sa kabilang channel ang libro ng bagong video. Yan po yung nakikita nyo sa screen. Kaya kung interesado kayo sa mga ganyang videos, paki-visit naman po ang isa kong channel at paki-subscribe na rin. Paki-like at paki-follow na rin po pala ang aking Facebook page. Magpo-postin po ako ng mga short videos doon. Na-like nyo na? Simulan na natin. Inaral ng lab ni Michael Levin ang cellular development at regeneration sa iba't ibang species. Sa kanilang research, nakita nilang specific arrangement ng organs at tissues sa isang organism na hindi dictated exclusively ng mga genes na ito. Sa halip, ang morphological development ng organism ay kontrolado ng integrated network of bioelectric fields. Inaral nilang mabuti ang planarian, isang humble flatworm na may extraordinary regenerative abilities. Malamang aware ka naman na ang mga butiki ay napapatubo ang naputol nilang buntot. Pero kakaiba itong planarian. Kapag nahati ito sa dalawa, ang tig-isang hati na yun ay tutubo at magiging dalawang magkaibang planarian na. Nakita ng mga researchers na sa pamamagitan ng pagkakat ng piraso ng planarian at pag-i-induce ng pagbabago sa bioelectric potential sa membranes ito, habang nag-regenerate, nagawa nilang magpatubo ng two-headed planarian. Ngayon, may mas interesting pa na nagaganap kapag kinut off o pinutol ang piraso ng two-headed planarian na ito. Kahit walang external intervention, ang piraso na ito ay nag-grow bilang panibagong two-headed planarian. Tila ang bioelectric stimulus ay nag-imprinta ng memory sa collective cells. At walang genes na inedit dito ha? Sa isang experiment, minutate ng mga researchers ang mukha ng tadpoles para makagawa ng malformed Picasso tadpoles. Kung ang bawat cell ay susunod sa predetermined genetic blueprint during development, i-expect mo na ang mga palaka na in-evolve nila ay magiging deformed din. Pero nakakagulat na sa karamihan ng kaso ay naging normal-looking frogs ang mga ito. Somehow, nagawa ng mga cells na makapag-respond actively sa perturbation at na-coordinate ang individual actions nila para ma-achieve ang desired configuration. Lalabas na ang organism bilang isang integrated whole ay nagpo-possess ng high-level understanding ng target ng morphology na hindi reducible sa product ng simple rule following ng component parts nito. Mapapansin din kung gaano kalaking parte ng behavior ng cells sa kasagsagan ng development ang sumailalim sa workings ng sarili nating kaisipan.
nag-i-exhibit ng characteristics tulad ng memorya, pagkaintindi sa goal state at adaptation sa pagbabago sa paligid. Dito mo may isip kung nag-iisip nga ba ang mga cells. Isang potent mix ng reductive at anthropocentric views ang nag-lead sa popular myth na merong unique sa structure ng ating utak na nagbibigay sa atin ng kakayahang mag-isip. Pero lumalabas na ang mga capabilities na ito ay mas widespread pa kaysa sa gustong aminin ng mga fragile egos natin. Ang research sa field ng basal cognition ay pinapakita na kahit ang behavior ng tinawag na lower organisms tulad ng mga bakterya ay maiintindihan sa pamamagitan ng isang cognitive framework. Ang Escherichia coli o mas kilala bilang E. coli ay isang common bacteria na nakatira sa sikmura natin. Sa intestinal tract, ang sugar lactose ay nagpiprecede sa maltose. Nakita ng mga researcher na ang bacteria ay natututunan na ma-exploit ito sa pamamagitan ng pag-a-activate ng kanilang maltose pathways kapag nadedetect nila ang presence ng lactose. Ang crucial question ay kung ang behavior na ito ay adaptive ba o isang physical fact lang ng chemical process. At sa pamamagitan ng pagkukondisyon sa culture ng bakteriyang ito para lumaki sa isang environment na lactose lamang at walang maltose, nakita nila na nawawala ang maltose anticipatory reaction nito sa lactose. Ang ilang bakterya tulad ng Myxococcus xanthus ay kayang ma-perceive ang inert foreign gaya ng glass beads na hindi may papaliwanag ng simpleng sensitivity sa chemical gradients at mag-exhibit ng tactic behavior sa mga objects na yun. Nagde-demonstrate sila ng abilidad para gumalaw, mag-self-organize bilang multicellular swarms at kahit mag-prey sa ibang species ng bakterya. Lumalabas na ang buhay down below ay hindi less interesting kumpara sa mga buhay sa nasa itaas. Pinakita sa experiments ang cognitive characteristics na apparent sa behavior ng diverse living organisms tulad ng mga plants at mga fungi. Lumalabas na ang buhay kahit saan, kung titingnan mo ng mabuti, ay lumalabas na nag-iisip. Sige, medyo i-level up natin. Kung tatanggapin natin na ang lahat ng organismo na ito ay may ilang kapasidad para makapag-isip, hindi mahirap ma-imagine na meron din silang uri ng subjective conscious experience. Nag-raise to ng ilang interesting points para i-explore. Una, ang ideya na ang mental idioms ay pwedeng i-apply sa behavior ng iba't ibang life forms. Sa halip na ipagtanggol ang ating mga sarili para ilarawan ang lahat ng phenomena sa mga gawagawang material na formalisms, malaya tayong gumamit ng mga ideya na mas pamilyar sa atin tulad ng pagnanais, pagpaplano at pag-aaral. Isa pang point na para i-consider ay ang subjective consciousness ay maaring scale invariant at lahat ng beings, regardless ng kanilang pwesto sa ating constructed hierarchies, ay tinatrato ng parehas. Ang physicalist paradigm ay madalas ang tinatrato ang consciousness bilang isang property na misteryosong nag-emerge mula sa material interactions sa itaas ng isang particular size o level of complexity. At ang discontinuity sa process of physical evolution na biglang ginawa ang system na conscious ay laging tila medyo arbitrary at capricious para sa akin. Isang implicit assumption ng physicalist worldview ay ang consciousness ay isang one-way product ng physical structure. Pero what if nagpe-play ito ng isang fundamental role sa paggawa ng structure in the first place? Base sa pinakita ng studies sa morphology, ang characteristics ng consciousness ay lumalabas na nagmamanifest kahit sa kasagsagan ng process ng development. Chinachallenge ito ang simplistic notion ng isang unidirectional relationship sa pagitan ng structure, physical matter at ng consciousness. Ang mga points na ito ay nag-i-strike sa pinakapuso ng notion ng isang physical basis para sa consciousness. Ngayon, ang ilan ay sinusubukan pa rin i-rescue ang physicalism sa pamamagitan ng pag-a-argue na kailangan lang natin i-adjust ang scale ng ating investigasyon at humanap ng mas subtle na physical mechanism underlying consciousness sa mga living beings. Pero maaring merong kung ano na fundamentally irreconcilable tungkol sa pag-apply ng principles of physical reduction para may paliwanag ang subjective conscious experience. In-explore ng philosopher na si Thomas Nagel ang point na ito sa sikat niyang essay na What It Is Like to Be a Bat.
ina-underline ng subjective consciousness kung papaano natin na-i-experience ang mga bagay-bagay sa kada moment, habang ang notion ng isang objective physical realm ay isa lang abstraction sa ating experience. Hindi sa sinasabi ko na bawat perspective ay may sariling pwesto, pero kung ako ang pipili at paniniwalaan kong nag-lay ng foundation ng lahat ng life forms, ay pipiliin ko na yung forever immediately apparent. Kung nakaabot kayo sa puntong ito, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na lalabas dito sa channel. Hanggang sa muli, paalam! Maraming salamat po sa inyong panonood. Nag-publish po ako sa kabilang channel ang libro ng bagong video. Yan po yung nakikita nyo sa screen. Kung interesado kayo sa mga ganyang video, paki-visit naman po ang isa kong channel at paki-subscribe na rin. Paki-like at paki-follow na rin po pala ang aking Facebook page. Magpo-postin po ako ng mga short videos doon. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina Star Sky Soraya, Verhel Morata, Jerry De Jesus, Armand Pili, Leo Abarte, Rolando Rosales Langmin, Raquel Ignacio, Hiki Chiki, Aldrin Bacordio, V4 Virgo, Roy Enot, John Chris Tuprio, Jason Palaming, Mark Alfred Pastorfied, Jake Pula, Jimboy Videos, Vince Mayo, Ramon James Poblador Jr., Ren Jeff Axie Gaming, Rebecca Tabas, Ren Ren Prieto, at kay Kawangis TV. Meron po tayong member content every week. Pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.